categorically deny itong panibagong imbentong istorya ni Mr. Duterte. Ang nakakalungkot lang dito ay may nadadamay ng mga inosenteng tao, no? Pero nagkakawindang-windang na yung kanyang pag-iisip. Hindi ako magugulat na one day masisiraan na lang ng bite ito, eh. Ito lang yung presidenteng ubod ng bastos, ano, na alam nyo, kung hindi lang napapaligiran ng PSG yan, eh, ang sarap batukan, eh, no? Nasasabing sinabi siya, the armed forces and the PNP will decide it for us para hindi magkagulo-gulo itong bayan. Anong reading nyo doon? Eh, napapraning na siya. Di ba? Napapraning siya. Parang wala naman yan sa constitution, yung mga drama niya na yan, eh. Basically, ang sinasabi lang niya dyan, eh, kumbaga, parang dinidiscredit niya yung ombudsman, na wala naman siyang basis, tapos hindi sinasabi niya na wala sa kamay niya yung pag-disprove sa mga allegation niya. And dali nga, eh, madali i-disprove yan, eh. Mr. Duterte, harapin mo na itong accusation sa'yo. Magpakalalaki ka, pirmahan mo na yung waiver, tapos ito. Kung lumabas, iba pala yung mga allegasyon, edi talagang masisira yung ombudsman. Ako, mag-walk-in ako sa kulungan, magre-resign ako sa Senado. Yan, dali. Pabor na pabor sa kanya yung mga conditionis dito. Pero ayaw niya gawin kasi alam niya na totoo. At alam din ng mga kababayan natin na nanonood na totoo yung allegasyon. Sir, pero you were saying na if corrupt daw siya, he could not have lasted for 22 years. Dabang mayor. Sa akin dito, kung hindi ka corrupt, pakita mo na. Marami pang daldal, eh, marami pang drama, eh, di ba? Yun lang yun, eh. Doon ka pa rin uuwi doon, eh. Sa akin dito, yung mga, alam niyo yung mga speech niya na nagmumura, naninindak, na kahit, sa akin kahit bumula pa yung bibig mo dyan, I don't care, pumirma ka ng waiver, magkaalaman, di ba? Hindi nasisabi ko nga, yung mga taga-Maynila, hindi nasisintak sa ganyan. Sa akin, ano pa man yan, babalik pa rin tayo. Totoo ba yung sinabi ng ombudsman? Totoo ba yung allegation ko o hindi? Ang ultimate arbiter niyan, sa kanya na, eh. Pumunta siya ngayon, no? Kahit magsama kami dun sa BPI, eh. Diba, Julia Vargas, humingi ng statement doon. Makikita natin lahat yun, eh. Diba? Ayaw, eh. Nung kampanya pa, sinasabi ko na to, eh. Kaya nga, nung hindi sumipot yun, dapat nakita nyo na talagang kung sino nagsasabi ng totoo. Kaso, marami kasi sa kababayan natin na asang-asa, eh, nalinlang doon sa Kulambu, eh. Ayan, nakulambu tuloy tayo. Diba? Sir, bakit pera ko yung account ko sa Dubai, Singapore, Wala nga. Kaya nga, inaantay ko yung account. Sir, merong account number. Ayun. Account numbers? Lahat ng binigay niya na account numbers, lahat ng binigay niya na account numbers ay ginawa namin ng affidavit. Ngayon, dun sa speech niya, wala doon. Ngayon, kung meron dito, di... Dabaw breaking news nilabas ito. No. Parang sa speech niya. So ito pag hindi ito na nakalagay dito, yan, oh, Dubai. Meron mga account details yung mga nagdi-deposit. Oh, yeah. Oo. Pero hindi sa ating hindi ang sa nagdi-deposit daw ito, nagdi-deposit daw ito mga to doon sa DBS Bank Alexandra branch. Yun. Yung details na name na binanggit niya. Kilala mo? Wala. Bogus yan. Bukas ipi-privilege speech ko sino yung nag ano nito. Nag-peke niyan. Oo, seryo. Oo, basta't bukas sa previous speech. Wala ka niya ulit. Dating general, gano'ng kalapit? Hindi. Basta't binili nila ito. Binili nila. Paano? Binili nila yung, ano, yung bogus na dokumento. Akala nila nung una, totoo. Akala nila totoo, eh, na-swindle sila. Anyway, I will be, ano, ilalabas ko yan. Lahat bukas. Check ka ba sa DBS yung online thing? Torrent ba digital? No, I did not. Nireport na lang sa akin ng staff ko na may mga netizens daw na nag-try. Yun, sir, valid ba?
I believe so. Galing sa DBS na ano yan eh. Na tweet eh. Oh. So, ayun, nasunog na naman siya doon. Pero kasi yun may binili? Binili yung bog. Kasi ang postang yung nagbebenta, ang postura niya ay dati raw siyang federal agent. So, meron daw siyang access sa ganyan. Itong mga ano naman, eh, sa tuwa nila na meron silang ano daw, eh, binili daw. Binili yung information. So, outside sources, sir? Oo. So, ngayon, eh, ngayon, sinabihan na ito si Duterte na gawa-gawa lang yan, inilabas pa ulit para lang daw may para lang may masabi. Ano yung bukas isabihin ko? Saan yung mabit sa inyo yung mga nabit? Basta't I'll give the related story tungkol dyan tomorrow sa privilege speech. Naswindle itong sila Duterte. May mga foreign government pa siya nalalaman eh. Naswindle lang pala niya nakuha. Kilala mo daw yung ano? Kilala mo? Hindi. Nakilala ko na. Na-identify ko na. So hindi as in ABB na? Swindle lang. Sir, so, yung kayong were you informed na nag-recount? And what is the weight of your revelation in the life of the recount? Okay, nakita nyo naman the way, kaya nga pinakita ko yung video, di ba? Nakita nyo siya, he voluntarily gave the information, di ba? And what happened after that, eh maintindihan na natin kung ano. So, pero... Andito na yon. Tapos, ito yan eh. Meron siyang audio recording ng conversation nila ng boss niya. Kaso, since bawal yan, sa wiretapping law, hindi natin ma-present. Pero as proof na nagsasabi siya ng totoo, eh pinakita, pinarinig. Meron kayong kopya? Meron. Pero ano yung nag-regant siya? Kasi nag-regant siya, wala, di ko, technically, wala nang nakalimutan. No. Pero yung information ang may value. Yung truth may value yon. Everybody's looking at the court case. Tignan natin yung katotohanan. Madaling pilipitin yung mga testigo eh. Kasi nasa kanila yung kapangyarihan. Pero, nung binigay niya itong impormasyon na ito, hindi pa siya naiipit, sinabi niya yung katotohanan. At hindi lang niya salita ah. Meron siyang text messages, tsaka yung audio recording. So yung video dated what? Kasi yung recantation na June. Mga around May ano ba? May June na. Sir, nagkaroon pa kayo ng communication? Na? Dating police. Nag-ano siya, no? Meron nga siya mga hesitation. Pero nakita niyo naman yung recantation niya, is sinasabi lang niya na mahal pa rin niya yung organization. It's never about the issue. Kaya papakinggan natin siya. Bansag sa akin dito, kita niyo doon sa video na hindi siya kino-coach, hindi siya napipilitan. So, kasi kung affidavit lang yung pre-present ko, mabilis balik na rin yun eh. Pero ito, naka-video talaga siya. Tsaka meron siyang audio recording nung mga utos mismo ng mga senior officers niya. Kung pagpatay, tapos nung after nun, yung pinag-uusapan nila, yung insidente. Pero incidentally, hindi namatay yung biktima na binaril niya. Hindi na kayo nagulat, sir, dun sa pag-recount mo? I-impact sa akin lang, eh, pabor yun eh. I don't need to take care of Mr. Tacorda. Diba? His life will not be in danger anymore. Yung pamilya niya hindi na ano, nasa PNP siya, di yun na yun. But I got the truth out na itong nangyayari dito ay state sponsored. Maliwanag inutos ng provincial director, chief of police, siya nagpanggap siya na vigilante, babarilin, magtatapon ng huwag tularan, adi ka po, something like that. So, ganyan yung kwento nila all this time. Sinasabi nila, vigilantes. Pero kita nyo, di ba? More than one year na, may nahuli na ba na isa, kahit isang vigilante man lang na pumatay nung libo-libo, wala. Pero sir, kasi you were being accused of ano, cuddling two hitmen. Si Lascanes to at saka si Matumbato. Parang ang ginagamit nyo raw funding
para ma-sustain sila is yung offshore accounts. Eh, yan na nga. Kung naniniwala ka dun sa offshore accounts, na napatunayan na nga natin ng bogus. Diba? O, sinabi niya, pumunta na nga dun sa Singapore, wala daw ako sa system. Ha? Hindi lang yung accounts na yun, walang trillanes dun sa system. Lahat, single o joint account, wala lahat. Ngayon, may alibi siya na sinara daw yung account online. O ngayon, lumalabas, bawal, hindi pala pwede magsara online. So, sunog na naman. Kaya nga, inaantay ko siya kung magbigay siya ng account number at gagawan ko ng waiver yon at pwede ko ulit papuntahan. Hindi na siya nagbigay. Tsaka, sa akin naman, pag pupuntahan ko, sasabihin naman, hindi, sinara mo na naman online eh. Hindi matatapos yan eh. Patong-patong yung kasinungalingan dyan. Pero palagay ko, maliwanag na sa kababayan natin to. Kung sino sa amin nagsasabi ng totoo. Di ba? Yung AMLAC, they have that power to get those information. Kaya nga, ito ha, sinabihan ko na yung AMLAC na within the next 2 weeks, pagka hindi nila inaksyonan yung aking sulat, kakasuhan ko sila ng violation ng Republic Act 6713 na hindi inaksyonan yung aking request dun sa allotted time. So ako pa yung nagmamadali na AMLAC, gawin mo yung trabaho mo. Di ba? So, ganun. Sir, sir, nagsusustento mo sa dalawa? Kasi hanggang ngayon nasa abroad pa na Singapore. I wouldn't know. Sir, hindi grupo niyo. So, sir, bottom line. What's the bottom line? Bottom line, sinungaling si Duterte. Sungaling siya, at duwag siya. Nanakaw, makumatay tao, lahat-lahat na. Sundula na. Mas Mardalero. Okay. Sige, okay?